Binigyan ni Senador Bong Revilla ng isang linggo ang mga telecommunications companies na sumunod sa utos na refund ng National Telecommunications Commission o NTC. Pero giit ng mga telco, hindi sila obligadong babaan ng 20 sentimo ang kanilang tax rate dahil deregulated ang kanilang industriya. May news to go si Jamie Santos. Sa utos ng National Telecommunications Commission, dapat ibaba na sa 80 sentimo ang dating pisong singil sa tax ng mga telco at ibalik sa mga subscriber ang 20 sentimong sobra umano nilang nasingil mula noong December 1, 2011. Kaya ang Globe, Smart at Sun Cellular magsasampa ng motion for reconsideration sa utos. Giit ng Globe, hindi raw sila maaring obligahin ng NTC dahil wala naman daw nakasad sa kanilang utos na dapat bawasan ng 20 sentimo ang kanilang tax rate. Deregulated din daw ang serbisyo ng mga telco, kaya may karapatan daw silang baguhin ang presyuhan kahit di na-aprobahan ng NTC. Posisyong sinegundahan ng Smart at Sun. Wala naman siya nakalagay doon about setting the retail price, you know, which until this time we maintain that it is a deregulated value-added service. Once we start dictating kasi, then you circumvent market forces. The rates that we have been using are those that have been approved and are the correct rates, so wala po kaming overcharging. Dagdag pa ng Smart, sinunod naman daw nilang utos ng NTC noong pang nakaraang taon na ibaba ang interconnection charge o singil sa text sa magkaibang network sa 15 sentimo mula sa dating 35 sentimo. The order of 2011 does not require us, does not order us to change or reduce the regular tax rates of 1 peso to 80 centavos. Pero si Senate Public Services Committee Chairman Bong Revilla may babala sa mga telco. Let's give them a week, no? Kung hindi sila susunod o tutupad sa naging order ng NTC, pag-aaral natin ang kanilang prangkisa kung meron silang na-violate doon. Jamie Santos, GMA News. Nagprotesta ang ilang grupo sa labas ng Meralco dahil umano sa sunod-sunod na pagtaas ng singil sa kuryente. Pero sa labas pala ng gate ay hinarang na sila ng mga pulis. Ayon naman kay Jose Aldariaga, tagapagsalita ng Meralco, hindi nila kontrolado ang pagtaas ng generation charge na nagpapalobo sa singil sa kuryente. Nilinaw din niya na 16% lang mula sa kabuang bayad ng bawat customer ang napupunta sa kanilang kumpanya. Sa 16% na yon na napupunta sa Meralco, ito po ay ginagamit naman natin para masiguro na dumadalo yung serbisyo 24/7, 365 days a year, reliable, efficient electric service at any time of the day.